keeping me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feeling. Oh, when I see Justin. Guys, andito na kami sa airport and then ano nga, nauna na drop si ano si Justin tapos kami andito na din kami. Pero yung check-in namin alas 9 pa. Pero mas mabuti ng early kaysa late guys para at peace kami. Buti na lang din hindi kami nawala. So ngayon magmo-mall muna kami. May shopping-shopping dito at saka kain din. So guys, napaka-stressful talaga ng situation na meron kami ni Michelle. Pasensya na hindi ko talaga na-vlog lahat-lahat kasi hindi na din kinaya ng emosyon ko guys. Like, umiyak na talaga ako kasi parang na-overwhelm ako sa lahat ng mga pinagdaanan namin. Like sa Manila pa, tapos ito na naman. So parang, like ang bigat na, like normally chill lang kasi ako. Yung nangyari sa amin sa Manila, if ever nakita niyo yung previous vlog, ako yung chill doon guys. Ako yung sabi ko, we can't change the situation anymore. Let's just find a solution pag ganun-ganun ako. Pero sa ngayon kasi sabi ko na ang bigat naman. Like never pa ako naka-experience ng ganito ka-stressful na situation sa aking flight. So parang hindi na talaga napigilan ng emosyon. But anyway, i-check ako sa inyo ang nangyari. So nung nag-check-in kami ni Michelle, yung personal nag-ask sa amin kung meron ba kaming visa. So, dun pa lang, kinabahan na talaga kami agad ni Michelle. Kasi, yung flight namin going to New Zealand, meron siyang layover. Yung layover niya is papuntang New Caledonia. And since hindi kami masyadong familiar dyan sa New Caledonia, nag-search kami. So, nung na-search namin is that if within 24 hours yung layover mo doon, you don't need a visa. Pero unfortunately guys, ito yung information na hindi namin alam. Nalaman lang namin doon, sinabihan kami na yung airport pala ng New Caledonia is gonna close at 12 midnight. And mag-o-open ng alas 7. So, yung darating kami supposedly sa New Caledonia ng alas 11. Tapos flight namin alas 7. Since mag-o-close nga sila, technically, kailangan naming lumabas ng airport. At dahil doon, nangangailangan kami ng visa kasi lalabas nga kami ng airport. Hindi namin alam yan guys, although nag-search kami. Walang information din na magko-close yung airport nila. And even if sinabi namin, kahit permanent residence na kami ng New Zealand, hindi pa rin guys. Kasi very unfortunate yung ating passport. Ang dami talagang countries na kailangan talaga mayroon pa tayong visa. So wala talaga kaming nagawa ni Michelle. And sabi pa nila, naka-encounter na daw sila ng maraming situations na ganyan. Even if i-allow nila kami na mag-fly doon sa New Caledonia, ipapadeport naman kami kasi wala nga kaming visa pagdating doon. So yung mga ganun na mga terminologies na deport, ay nako, sobra akong na-stress guys. Nasabi ko talaga, Lord, ano bang gusto mong gawin namin? Dito muna kami magstay sa Japan for a few days? Or yung mga ganun na nagka-question mo ba na bakit ang daming problema? Hindi mo maintindihan, pero anyway, may rason naman talaga lahat. So, na-stress lang talaga kami ni Michelle. Nung sa Manila, si Michelle yung muntikan maiyak talaga doon. Pero ngayon, hindi ko na talaga siya nakayanan. Ay, nakabook din kami. As in, naka-line kami dito guys. Pero we're waiting for the payment confirmation at saka email confirmation. Ay my God, thank you Lord. Guys, nakapag-check-in na kami. So, pupunta na kami sa gate, guys, para kung meron mang aberya, ready na kami. Pag ano na lang kami, pasok na lang kami agad-agad. Kain muna tayo, guys, before the flight. Very close kami sa gate namin. We're having some sushi. Kain tayo. Anong name dito nga, Michelle? Mbaw lang. Nakasakay na din kami ng aeroplano, finally. Grabe! But that's around. That's fine.
pero wala na akong pera. Kung hindi kami nag-rebook ni Michelle, bibili talaga ako. Nandito kami ni Michelle na chill kasi yung layover namin is 5 hours. We're just having coffee right now. According to Michelle, magko-close na sana sila. Tapos last na siya na nag-order. Ang early, mga alas 4 nagko-close na sila dito. 5 na pala? Ah, 5 na pala. Joke lang ang lahat. Nakapumask, no? Ayan. Coffee-coffee kasi very sleepy. Michelle's having some sandwich. Ako mag-i-edit ako, guys. Edit is life. Ang hirap talaga mag-edit pag nagbabakasyon. Ayoko naman na lagi na lang ako nag-i-edit. Hindi ko na fully enjoy and then makapag-rest din ang tama. So, sa mga nag-request dyan na nang tagal ko daw mag-upload, o naman, nasa bakasyon po ako. So, ayan. See you later! Isa lang masasabi ko, guys, ha, sa lahat ng pinagdaanan namin ni Michelle kanina, lahat ng stress, yung ano naman, yung kinalabasan is andito na tayo sa New Zealand. Thank you, my baby. Ala, busy pala ngayon. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to. Guys, nakakamiss naman yung bahay. Ayan, Hi, hello house. Yung iba kong plants, guys, patay, no? Ayan, ang daming leaves. Andyan lang sa floor, Kasi, namatay na siya. Ay, hindi, namatay itong mga leaves ko.
Pero surviving man siya. I'm happy ako. Yung ating Monstera, Lord. I love you talaga. Hindi talaga namatay ang aking Monstera. Tapos ito guys, magnet to siya dito sa fridge. Nahulog siya guys. Andito lang siya. Ang dami mga sun dito. Hindi mo lang nakita siguro. Tsaka mga shells. Ayan, so vacuum ko na lang. So ito, mga plants. I think na water to ni Hugs. Kasi si Hugs, pumunta din sa house si Hugs eh, para i-check yung bahay. Na water niya to. Buti na lang. Ito, munti ka na din mamatay. Ito, surviving pa rin. Hay, salamat naman hindi kayo namatay lahat. Yung dalawang plants na yan, patay na talaga sila guys. Wala nang pag-asa talaga. But that's okay. Chinek ko na yung taas guys. I'm very sad kasi yung plants ko, namatay yung isa. As in, nakakalungkot. Hindi niya na-survive, na-iniwan ko siya. Ito ay jade plant. Jade plant dito sa toilet. Patay na. As in, patay. Halo? Ano to? Kaya mo pa? Kaya mo? Magsusurvive ka pa ba? Water kita. Tapos ito naman, ito yung nasa kwarto ni Michelle. Winotter ko na siya. Ayan, diniligan ko na siya agad guys kasi it's very dehydrated din. Ayan, as in super dehydrated siya. And then yung isa naman sa kwarto ko, sa may toilet ko pala. So ayan na siya, very dehydrated. Kito nyo naman, sobrang kawawa ng aking plant. I'm so sorry everyone. Na-water ko niya din siya guys. So, i-open ko muna yung mga luggages ko guys para malabas ko yung mga importante. Pero, I don't think I have the energy to arrange everything today. So, yung iba lang siguro na medyo concerned ako kasi medyo na-squish siguro yan kasi sa, ano ba, sa dami nila. Ang bait ng neighbor namin kasi nung pagdating namin, binigay lahat ng mga mails kasi sinabihan namin sila before kami nag-overseas na pakikolekta yung mga mga mails namin tapos pakitingin-tingin sa bahay kasi alam niyo naman how many weeks kaya kami nawala ni Michelle. So, bait-bait naman yung ginawa nila. So, pagdating agad namin, ang daming mails tapos may shoes pa si Michelle na dumating, nag-order pa siya ng shoes. So, ayun. I-ano namin yung mga pasalubong namin, mga binil namin sa Japan mostly. At Japan talaga lahat. Tapos, bigyan namin sila ng something kasi ang babait kasi. Ayan, ito, mga pasalubong to. Maghahanap kami na ibibigyan namin sa mga. Ito, laundry. Ayan. Oh my God, the bag report. Okay ka lang. Ayan, kasi walang box eh. So, yan, laundry. Mag-laundry na lang tayo. Ay! Sana makayo. Ano lang? Pero dito ka rin. Tapos ka lang. Hindi talaga ako masyado nakabili ng pa-beauty product. Gusto ko sana mamili pa, pero no. Nagbusan ako ng energy at saka budget. Ay, ito. Ito pa isa. Nag-laundry akong shoes. Yay! Basta, ipakita ko lang lahat na iyong haul ko to, guys. Probably, I'm gonna do a haul video bukas na. Pagod ako ngayon eh. And then, yeah. Para makita nyo lahat ng napabili ko sa Japan that I'm very happy about. Ouch. Ha! Kalusot akong! What? Yummy! Merong sungka si Michelle! Sige, makikita nyo na ngayon. Oh my God! Ang ganda kaya nito laruin! Eh! Let's battle, Michelle. Let's have a battle tonight. Alam niyo ba, sabi ko kay Michelle, ano yung na-miss ko? Na-miss ko na mag-century tuna. So, mag-century tuna tayo tonight. Yan lang naman yung concern ako. Ang dami kong pens from Muji. Alam nyo guys, yung nangyari sa Japan, every time namibili kami, hindi na ako nakakapag-haul afterwards. So, isahan na lang talaga na haul sa mga nabili ko doon. Kasi, nakakapagod talaga guys. Nakakapagod kasi. Public transport kasi ginagamit namin. So, most of the time, lakad. Tapos nakatingin sa phone para sa Google Maps. And then, decide kung ano yung pupuntahan afterwards. Iba talaga din
dito sa New Zealand na may sasakyan ka lagi, yung mga gamit mo nasa sasakyan lagi, magpa-park ka lang. So it was a different experience. It was a very tiring experience, pero sobrang ganda na experience naman. I love Japan. Parang gustong-gusto ko siyang balikan. Balik-balikan. Kukunin ko lang yung mga bag ko. No, kuha ka lang laundry or what? Yung ako mga bags, di akong konti na squish. Squishy. That's it for now. So sorry. I'm sure it's labhan eh. I'm box. Di ka pwede labhan. Yan yung mga labahe. Yan na muna. Thanks so much. Say, what can you say about what happened to us today? Parang magiging emotional ka na kanina din, guys. Ako, no? Wala lagi din. Actually, most of the time, guys, like, very chill lang ako. Pero parang napuno ako na, bakit ang dami nangyayari? Bakit ang dami yung stress? Like, first time ko na ganito ka-stressful yung mga nangyayari sa amin during flight. Like, naiwan na ako, pero naiwan ako ng flight going to the Philippines before. December din yun. Pero, yun kasi is parang na-foresee ko siya kasi yung domestic flight ko na hindi connecting, na-late kasi, na-delay. So, parang iniisip ko na maiiwan talaga ako. Yun kasi yung nangyayari sa amin or nangyari sa amin dito. Lahat shocking. Lahat talaga, like, napunta ka na dun sa counter, tapos biglang, boom, ganun pala yung mga pangyayari. Hindi pwede maka-travel, kailangan ng visa. But anyway, yan talaga is, sabi na Michelle, it is what it is. Naiyak lang talaga ako pag sabi ko, ano ba ang gusto mo, giparating, na dito na lang kami sa Japan mamuhay. Bakit may problema na naman? Okay, ask mom Muji. This is my Muji. You do? Okay. Yeah. Right. Ayan, guys. Can I food stuff diha? Wala mo. You sure? Yeah. Wala ka rin mo napadala ni ano. Okay. Asa na tayo kung hindi pamalit ng mga matcha and everything? Pagdan mo na, iba? Not really. Where is my H&M? Uy, mong gisagol ha. Ako pa lang. Ako man ang gilayong ta. Hindi lang talaga nabili ko. Dami ko pa sana gusto bilhin the next day or yung last day namin sa Japan. Ito pa sana mag-Don Quixote. Kaso lang, nung first time kasi namin, yung first namin napunta sa Don Quixote sa Tokyo, sa Shibuya, sobrang busy talaga, ang daming tao. Tapos, ano pa, sold out pa yung mga bagay-bagay. So, ang hirap. So, the next day sana, pero naubusan ng energy kasi kakahanap ko ng mga luxury bags na gusto bilhin talaga para may remembrance ako sa Japan. Na, ano, napagod. Napagod talaga. Order ko na lang online. Guys, kaka-shower ko lang. And now, pakain na kami ni Michelle. Yung favorite ko, guys. Century 2 na, tapos meron tayong hotdog kain.